chismoso. Hinulog mo ang pagkatao mo at ng buong kwadkom sa mga pinagdadaldal mo. Diyan makikita na kahit anong script ang gawin ninyo, mahuhulog at mahuhulog pa rin kayo na galing lang sa chismis yung mga basehan nyo at ang ginagawa ninyo ay pawang fishing expedition. Paano ba yan? Itong congressman na kikita nyo ngayon, yan sa screen nyo, tawagin natin siyang Congressman Kangkong, ay nadulas ho. Nadulas ho. Dito sa pagtatanong niya sa isang PDEA agent, ang yabang-yabang gustong ipin down talaga at i-connect talaga si Pangulong Duterte dito sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot na dito ay sangkot ang iba't ibang tao di o mano na malapit kay Pangulong Duterte. Ang hindi na malayan ng Tolonges na congressman na ito ay inamin ba naman niya na chismis pala ang basehan ng mga tarantadong ito sa kanilang ginagawang investigasyon? Eh di paano yan? Eto nga sinasabi nila, ang mga isda na huhuli sa sariling bunganga, hilong-hilo na itong mga congressman na ito para idiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin natin kung gaano kayabang ito at paano nadulas. Imagine, chismis ang basehan? Oh my God! Play natin to. Kuwad ko, kaysa sa PDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po. Mas magaling mag... Tignan mo kung paano maglaro ang hayop na to. Pag-amin daw yon, ang pag-yes niya, nire-recognize ka niya bilang nagsasalita dyan at nagre-recognize siya sa chairman. O, tignan mo, papatuloy natin to. Mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, di mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PDEA. Paano kayo mas magaling dyan? E puro kayo haka-haka na nag-iimbestiga. Niwala kayong maipakitang mga konkretong ebidensya sa mga pinagsasasabi ninyo. Dahil kung meron kayong mga konkretong ebidensya, hanggang ngayon, pang sampu nyo na yan na hearing, dyan sa Quadcom na yan, pero wala pa rin kayong napapatunayan. Hanggang ngayon, naghahanap pa rin kayo ng ebidensya na magko-collaborate saan? Sa mga chismis na naririnig ninyo. Siya din ang maglalaglag sa sarili niya. Tignan nyo. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Young? Noong... Tandaan nyo yan. Oo. Ba, ang tapang ni PDEA agent eh. Kasi ito, hayop na to. Talagang nakikita na nag-iimbento na lang ito eh. Nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Young. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Young eh. Walang aktual na ebidensya. So anong gagawin nila kung walang nakikitang aktual na ebidensya? Ilalaglag ba nila? Kakasuhan ba nila? O ilelet gumo? Silang malilintikan kung wala silang matibay na ebidensya, kakasuhan mo din yung isang tao at madidismiss din. O sino ang pumalpak ngayon? Sila din. At tuloy. Now, may mga ebidensya na against him then. We have to pin him down. I beg to disagree. Correct. So, sasabihin nito, I beg to disagree. Yabang. Disagree. Marami na mga chismis-chismis at ano. Kita nyo yung naging reaction nung PDEA agent, ha? Chismis. Liwanag, diba? Saan galing yung basehan nila? Marami nang naririnig na mga chismis. Ulitin nga natin yan. Sige. Marami na mga chismis at ano? At na tayo mga naririnig na... Rinig nyo yun? Chismis. See? Ito ang sinasabi eh. Puro chismis kasi kayo. Wala kasi kayong mga ebidensya. Kasi kung meron ng ebidensya, tinigil nyo na yan. Pinasa nyo na sa kung kanino nyo gustong ipasa para magsampa ng kaso. Kasi recommendation lang naman ang kaya ninyong gawin dyan. Tuloy.
involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi here's... We cannot act on mere chismis. Totoo naman yun. Oh, mga chismoso para kayo dyan at mga chismosa. Dito nyo lang pinapatunayan na mga aanga-anga talaga kayo at wala kayong basehan sa pag-iimbestiga kundi chismis. Maliwanag, galing sa bunganga ni Congressman Kang Kong. At by the way, itong congressman na ito na napakayabang na akala mo naman ang tali-talino. Alam nyo ba na ito ay ay nasa listahan ng drug list noon ni Pangulong Duterte? Ay, swerte ka nga eh. Buhay ka pa hanggang ngayon. Diba? Hearsay yun, Mr. Chair. Pero, hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael? Oo, meron pa siyang patutsada. Oo nga, inamin niya. Oo nga. Chismis nga. Pero, lulusot siya. Itatry niyang lumusot dito. Pero mas lalong lulubog ng lulubog si Congressman Kang Kong. Michael Yang at saka si Alan Lim, dahil malapit siya sa dating pangulo na nag-appoint sa inyo bilang ano? Dahil daw malapit yung Michael Yang at yung Ana Lim na kay Pangulong Duterte na nag-appoint sa kanya, kaya nilinis nila si Michael Yang. Saan galing yon, Congressman Kang Kong? Sa nakalap mong chismis. Ikaw na mismo ang nagsabi. Maliwanag. Nako, sandali lang. Bilang ano? Pideya Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko. Nako, galit pa si Sir. Siyempre naman, sino ba naman ang magagalit? Pagbibintangan ka at ang basehan ay chismis. Ang galing, Congressman Kang Kong. Lubog ang Quadcom, lalong nawalan ng integridad kasi ikaw mismo na nandyan na nagsasabi na marami na kasing mga chismis. Sab ng buong karir ko na Wilkins, dahil may tatlo apo akong anak na Wilkins, ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. So palpal ka ngayon, Kang Kong. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako, Presidente. Kinlir... Ano ang dahilan bakit cleaner mo? Ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. Ngayon, mayroon siyang personal knowledge ang kanyang basehan kaya na-clear. Kayo, ano? Chismis. Hanip, galing. Paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Correct. It will never stand in court. Kaya nga kayo, hanggang ngayon, wala kayong kaso na ma-file maging doon sa pag-iimbestiga diyo mano ni Laila De Lima, na hanggang ngayon ay wala pa siyang naihahain na kaso kahit na noon ay naging Secretary of Department of Justice siya, na lahat ng makinarya para sana patunayan kasuhan si Pangulong Duterte noong mayor pa siya, wala namang ebidensya. Paano yan mag-i-stand ng court? Ngayon ito may personal knowledge. Kayo wala. Anong basehan nyo? Pure chismis. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Sige na. Lumusot ka na. Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Paano nga? Sige nga. Ikaw nga ang maglabas. Diba sabi mo kanina, mas magaling ang quad kong mag-imbestiga. Asan ang ebidensya? Nasaan? Wala. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos... Nagsagawa ng ebidensya na maayos o imbestigasyon na maayos? Huling-huli ka na kasi sa kasinungalingan mo, sa kachismisan mo, kaya hindi mo na mapagtugma-tugma yung mga pinagsasasabi mong tarantado ka. Labas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya bakit ka aamin? Bakit aamin yan? Chismis nga yung basehan mo.
ninyo inabsweldo si Michael and si Alan Lim dahil may utang ng lupo kayo kay Presidente, dahil inappoint niya po kayong PDEA. Wala po, Mr. Chair. No. No, 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 no. Aligasyon. Puro aligasyon yan. Wala kang ebidensya. Nasaan ang ebidensya mo? Wala kasi chismis. To disagree, nakisinungaling po kayo. Si yung may personal knowledge pa ang nagsisinungaling ngayon. Samantalang siya, aminado na chismis ang basehan niya. Oh, tarantado, nilaglag mo ang buong Quadcom. Hindi, sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago kayo po kayo magsalita. Oh, ngayon, hindi ka na pwedeng magsalita, pero kanina pwede. Kasi nga, nasukul ka ng hayop ka. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po, no, ng pag-absuelto ng PDEA. Wala na. Hindi mo na mapagtugma-tugma yung mga sinasabi mo. O wala na, naghang ka na. PDEA dati kay Michael Lim, kay Michael Yang at Alan Lim. Sige. Eh dahil po inappoint nga po ni director ni presidente. Wala na. Hindi na. Tame, wala na. Si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo. Anong ebidensya mo nga? Anong ebidensya mo nga? Wala. Kasi chismis. Puro ka chismis. Ikaw na mismo ang umamin. Chismoso ka. Tapos ngayon, gusto mong paaminin. Yung may personal knowledge na nag-imbestiga, gusto mong paaminin samantalang ikaw chismis ang basehan mo. Tapos sabihin mo, ang kapal ng pamumukha mo na nagsisinungaling itong resource person mo, ay bobo ka pala eh. Si Director General Wilkins na talagang, katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA. Paano nga mas magaling mag-imbestiga? Eh ang basehan nyo nga, eh chismis, nasaan ang inyong mga ebidensya? Yun ang hinahanap sa inyo eh. Pero dulas na dulas ka, chismoso ka. Yun ang basehan mo at basehan ninyo. Yung mga kumakalat na mga chismis, yun yung basehan nyo. Pahiyang pahiya ka dito. Pinakain ka ng abo ng resource person mo. Na real talk ka. Paano niya ididiin yung tao, eh wala siyang ebidensya. Tapos ngayon, meron ka pang patutsada na hindi sila nag-ebidensya o nag-imbestiga ng maayos. Chismoso, hinulog mo ang pagkatao mo at ng buong Quadcom sa mga pinagdadaldal mo. Diyan makikita na kahit anong script ang gawin ninyo, mahuhulog at mahuhulog pa rin kayo na galing lang sa chismis yung mga basehan nyo at ang ginagawa ninyo ay pawang fishing expedition. Mga bobong mga congressman.